Hello guys, good morning. Welcome back po dito sa ating channel, si Farming. At ayan guys, meron na po tayong mga napitas po dito na talong. Ngayon po yung atin pong pang 11 na pitas. Hindi na po natin guys na videohan yung kanila pong pagpitas. Dahil nga po sa nandun po tayo sa atin pong pipinuhan na nagpitas po tayo, naka 120 kilos lang po tayo sa atin pong pipino. At ito guys, yung kanila pong pagpitas ay patapos na. Talagang ayan po, konting-konti lang talaga yung bunga ng atin pong mga talong. Dahil nga po sa ganitong panahon po na hindi na po tayo nabibigyan po ng ulan. Halos wala na pong tubig yung atin pong talungan. Wala na po silang sisip-sip. Hamog na lang po ang kanila pong inaasahan. Mabuti pa nga po itong mga damo ay mas mataba pa kumpara dito sa atin pong mga talong. At nakikita naman po natin yung atin pong mga talong ngayon na mayroon naman pong mga kasunod po na bunga. Katulad dito guys, oh, yung mga maliliit na ito. At dagdag na rin po ito guys sa pagbawas po ng bunga, yung atin pong pag-pruning. Yan guys, oh. Tapos na yung ating mga bataan, yung ating mga kasamaan. Tapos na silang mamitas. Yan nga po, dagdag po ito guys sa pagbawas din po ng bunga, yung pag-pruning po natin. Yung mga suwi po sa ilalim na mayroon pong mga maliliit na bunga ay talagang pinatanggal na po natin para po maging malinis lang po itong atin pong talungan. Dahil nga po sa sobrang init po ng panahon, marami pong mga insekto na dumapo dito sa atin pong mga talong. Lalong-lalo na itong mga whiteflies. Ayan guys, oh, napakarami ng whiteflies. Kaya hinihintay lang po talaga natin na mabigyan po tayo ng maraming tubig po dito. Sa ngayon po guys, ang pinapagawa po natin ay nagpaparabas po tayo dito sa atin pong talungan. Ito guys, oh. Kapansin nyo guys, malinis na po yung daanan. Wala na pong matataas po na bugang. At yung atin pong mga talong ay malinis na po sa ilalim. At yan nga po guys, hinihintay na lang natin na makarecover itong atin pong mga talong kapag dumating po itong ulan. Yan guys, oh. Dito hindi pa narabasan, sobrang kapal po ng mga bugang. Kaya buti pa nga po yung mga bugang ay talagang matataba. Pero yung atin pong mga talong ay na-stress po talaga sa sobrang init ng panahon na ito. Yan guys, so napakaaga pa lang pero sobrang talas na po ng sikat ng araw. At mayroon din naman tayo guys na mapansin po na yung mga talong natin na bumubuka na rin po yung mga bulaklak. Katulad yan guys, oh. Yan, bumubuka na rin yung kanila po mga bulaklak. Yan po yung inaasahan po natin na sana sa susunod po na araw, mga ilang linggo, ay ito naman po yung atin pong mapipitas. Mas maganda talaga kung mabigyan ito ng sapat na tubig para po makapagbuo ng maganda itong atin pong mga bagong bulaklak. Makapagbigay na po ng bunga yung atin pong mga talong. Okay, ayan guys. Mag-classify muna kami ng atin pong mga talong. At ipapakita ko po sa inyo guys yung bunga po ng atin pong mga talong ngayon. Kung ano na po yung kanila pong itsura, kung malinis ba o baloktot yung atin pong mga bunga ng atin pong mga talong. Kaya ayan guys, doon muna kami sa kubo, linis muna tayo doon. Ayan guys, nagsisimula na po tayo guys sa atin pong pag kaklasify ng atin pong mga talong. Ito lang po lahat guys yung atin pong napitas ngayon. Tignan lang po natin kung ilang kilo po lahat ito yung atin pong napitas ngayon. Yan guys, may napansin po ako dito sa bunga po ng atin pong mga talong. Yan guys, nag-uunti-unti na pong bumabalik yung kanya pong kintab. Yan guys, oh. Ito guys, malalaki.
Yan guys, yung kinis niya, unti-unti na bumabalik. Tapos yung lambot po ng ating pong talong ay unti-unti na pong gumaganda. Yan guys, malambot na siya. At dito naman po sa ating pong pinili na Class B, katulad nito guys, oh, dry po yung kulay niya sa kanya pong calyx, pero yung lambot niya po, yan guys, malambot na yung laman po ng ating pong talong ngayon. Dito po mayroon pong mga maliliit, katulad po ng mga bunga ng kulot na dahon, katulad nito guys, oh. Dati po, ano po ito, sobrang tigas, pero ngayon guys, oh, malambot na siya. Madali na po siyang mapisil. Yan guys, oh. Ito guys, oh, maano na siya. Medyo may edad na siya. Pero kung pisilin natin, malambot na siya. Ito guys, oh. Ito mga bunga po ng ano ito, kulot na dahon. Yung mga tuyo, kaya hindi na po ganong lumaki, pero malambot na siya. Subukan natin guys na baliin po, ano. Tingnan natin yung loob. Ayan guys, oh. Malinis na po yung loob niya. Hindi na po siya yung parang katulad na karaan na mayroon na po siyang mancha sa loob, yung parang nagtutubig. Ngayon hindi na po. Okay na po siya guys, oh. Malinis na siya, puting-puti na. Kaya ayan guys, itong talungan po natin ay unti-unti na rin po siyang nagbabago. Yun nga lang, sa ngayon talaga ay wala pa po tayong inaasahan po na maraming bunga ngayon sa atin po mga talong. Pero unti-unti na po siyang, ayan guys, oh, bumabalik po yung kanya pong tingkad ng kanyang bunga. Yan po, tuloy-tuloy po tayo dito kasi sa atin pong pa-spray sa atin pong mga talong. At kahit medyo, ano nga guys, kahit mahinit po ang panahon dito, minsan kasi may time na nag ulan-ulan, ambon-ambon, ganyan lang po yung panahon dito. Kahapon, umulan po ng konti. At yan guys, papasilip ko po sa inyo guys yung kahapon, yung doon po tayo sa Tabuan, nagtinda po tayo ng atin pong mga talong. Kaya pasilip ko sa inyo guys yung bigla pong pag-ulan kahapon dito, pero saglit nyo guys, parang mga wala nga kalating oras yung pag-ulan na yon, yung pagbuhos niya. Pero kahit paano, medyo nabasa na rin po yung mga dahon. Yan guys, oh. Kaya sana nga ay talagang mabigyan na tayo ng tubig mamayang hapon. Sana umulan din ulit. Kahit ganong klaseng ulan lang, okay na yan. Basta mabigyan lang po tayo ng tubig dito sa atin po mga talong, kahit paunti-unti lang. At kung mabigyan man tayo ng mas malakas, mas maganda talaga. Ano ba yan? Nakakaulat ka naman. Okay, ayan guys. Balik lang kami guys. Pasilip ko po muna sa inyo yung kahapon po, yung pag-ulan kahapon. Ayan guys, ngayon po nandito po tayo sa Tabuan. At yan guys, bigla pong umulan ngayon dito sa pwesto po natin dito po sa Tabuan, dito sa Cabal Court. At yan guys, sana nga po yung ulan na ito ay umabot po doon sa atin pong gulayan. Hindi naman po siya ganong kalakasan, pero kahit paano nakakabasa naman po yung ganitong klaseng ulan, na sana nga po ay magtuloy-tuloy. Pero kung mas laksan niya pa, mas maganda po sana. Yun nga lang, medyo pag ganitong maulan, yung pagtitinda po namin ng gulay dito po sa Tabuan ay medyo apektado po. Dahil, yan guys, so kung napansin nyo guys, wala pong tao dito po sa may daanan. Wala pong namimili ng gulay kapag ganito pong medyo maulan. Pero kagandahan din, doon po sa gulay natin, kapag inabot po ito, yung ulan, ay magiging maganda po ang resulta nito sa atin pong mga tanim. Na matagal na pong hindi na bigyan po ng ulan, hindi po nakasip-sip ng tubig yung atin pong mga gulay. Kaya maganda rin po ito sa atin pong mga tanim na gulay. Kaya ayan guys, kita na lang po tayo sa atin pong gulayan, sa ating talungan, kapag
tapos na po tayo dito sa atin pong pagtinda, sa atin pong magulay. Kung hindi man po ngayong araw, baka bukas po ng umaga. Okay, ayun guys, balik lang po kami. Okay guys, tapos na po tayo sa atin pong pagbabalot ng atin pong mga good. At ito guys, yung binabalot na lang po ay mga class B. Katulad nito guys, oh. Yan guys, medyo maliit siya pero malambot. Kaya lang yung kanya pong bunga ay medyo pabaloktot na, kaya pintas na po natin yung mga ganito. Katulad nito guys, oh. Yung kanya pong balat, medyo may kunting parang bumubukol pero malambot siya. Yan guys, oh. Pinapitas na po natin yung mga sa tingin po natin na hindi na po lalaki ng maganda. At ito guys, yung good po natin ay nasa 5 bag lang, 75 kilos. At ito guys, yung ating class B, siguro may mga 3 bag lang siguro ito. Kaya yan guys, balutin muna namin. At update ko na rin po kayo guys sa presyuan po ng talong po ngayon at kung ilang kilo po lahat itong ating pong napitas. Okay, ayun guys, tapos na po tayo sa atin pong pagbalot ng atin pong mga talong. At ngayon po guys, ang total po na atin pong napitas ay 120 kilos. Yung good natin guys, 5 bag na tag 15, 75 kilos. At ito naman pong ating class B ay nasa 45 kilos. Tatlo po yung sampo, ito isa naman ay 15, kaya 45. Ayan guys, talagang napakababa po ng atin pong napitas po ngayon. Dahil nga po sa sobrang init po ng panahon. At yan na rin po, dagdag na rin po sa atin pong pag-pruning na medyo nabawasan din po talaga ng mga maliliit po na bunga. Pero okay lang yan guys, kasi ang talong naman po natin pagdating po ng araw na muli na itong bumuka. Marami naman po itong ulit na bunga na ibibigay sa atin. Ayan guys, oh. Unti-unti na siyang bumubuka. At marami na rin po tayo nakikita po na magiging kasunod po na bunga. Ito guys, oh, may maliit. Doon po sa likod nito, yun mayroon din. At itong mga bulaklak niya dito sa taas, nag-unti-unti na rin pong bumuka. Ayan guys, oh. At dito po sa kabila, ganun din. Yan guys. At yung kanya pong mga suhi ay unti-unti na rin pong bumubuka. Yan nga lang. Talagang mas okay ito kapag nabigyan po tayo ng tubig. Ito ang atin pong mga talong. Pero ganun pa man, pasalamat pa rin tayo dahil yung mga talong po natin ay nagbibigay pa rin po ng bunga kahit pa paano. At sa presyo naman po ng atin pong talong ngayon ay nasa 30 pesos pa rin. Yung good at yung class B ay nasa 20 pesos. Hindi pa rin po siya tumataas. Gawa nga po ng marami rin pong gulay sa ibang mga kasama natin na nagtatanim din po dito po sa atin pong area, dito po sa Palawan. At yung pipino natin guys, kanina pinitas nga po natin. Dahil nga rin po sa init ng panahon, unti-unti na rin po siyang naninilaw po yung dahon. Pero kahit paano, nabawi na rin naman po natin kahit hindi naman po ganun kalakihan yung atin pong kinita sa pipino. Kahit paano, okay naman po siya kasi nabawi na po yung punan at may konting kita na rin po tayo. Kaya yan guys, hanggang dito lang po muna yung update po sa atin pong mga talong. At kung bago pa lang po kayo guys dito sa atin channel, huwag nyo pong kalimutan guys ang pag-like, pag-subscribe, pakipindot na rin po ang notification bell para updated kayo guys sa mga susunod pang video dito po sa ating gulayan. Kaya ayan guys, happy farming! God bless!